the standard. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin po natin ang ating mga kasalanan upang marapat tayong gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyariang Diyos at sa inyo mga kapatid, nalubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa Mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, lakas ka ng mga walang inaasahan kundi ikaw. Ang pagluhog namin ay iyong pagbigyan sapagkat kami mga tao lamang na pawang maihina kapag iyong iniwanan. Kaya naman kami lagi mong tulungan upang sa pagtupad ng iyong mga kautusan, ikaw ay aming mabigyang kasiyahan sa aming iniisip at ginagawa araw-araw sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat. Pagbasa mula sa unang aklat ng mga hari. Nang patay na si Nabat, sinabi ng Panginoon kay Elias na taga Tesbi, "Madali ka, puntahan mo si Haring Akab. Makikita mo siya sa Jezreel sa ubasan ni Nabat. Naparoon siya upang kamkamin iyon. Sabihin mo sa kanya, ito ang ipinasasabi ng Panginoon. Isa kang mamamatay tao. Ngayon na may pangangamkam ang ginagawa mo, kung saan hinimod ng mga aso ang dugo ni Nabat, doon din hihimurin ng mga aso ang iyong dugo." Sinabi ni Akab kay Elias, "Narito ka na naman, mahigpit kong kaaway." Sagot naman na sa kanya ni Elias, "Oo, hinanap kita uli, sapagkat nagumong ka sa kasamaan. Malagim na parusa ang babagsak sa iyo. Ganito ang ipinasasabi ng Panginoon. Itatakwil kita, lilipulin ko ang mga anak mong lalaki, matanda at bata. Parorosahan kita tulad ng ginawa ko sa angkan ni Jeroboam na anak ni Nabat at sa angkan ni Baasa na anak ni Ahiyas, sapagkat ako'y ginalit mo at ibinulid mo ang Israel sa pagkakasala."
Ito naman ang sumpa labang kay Jezebel. Kakanin siya ng mga aso na nasasakupan ng Israel. Sino man sa angkan ni Akab ang mamatay sa bayan ay kakanin ng mga aso. Sino mang mamatay sa bukid ay kakanin ng mga uwak. Dahil sa mga sulsol ni Jezebel, nagumon si Akab sa paggawa ng masama sa paningin ng Panginoon. Sumamba rin siya sa mga diyos-diyosan, gaya ng mga Amoreyo na pinalayas ng Panginoon pagdating ng bayang Israel sa lupaing iyon. Nang marinig ni Akab ang mga sinabi ng propeta, ginawak niya ang kanyang damit, nagsuot ng sako at di hinubad iyon kahit sa pagtulog. Nag-ayuno siya bilang tanda ng malaking kalungkutan. Kaya't sinabi ng Panginoon kay Elias, hindi mo ba napansin kung paano nagpapakababa sa harapan ko si Akab? Sapagkat nagpakababa siya, hindi ko itutuloy ang parusa sa kanya habang siya'y nabubuhay. Ngunit pagkamatay niya, parurusahan ko ang kanyang angkan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poon, iyong kaawaan kaming sa iyo'y nagsisuway. Poon, iyong kaawaan kaming sa iyo'y nagsisuway. Ako'y kaawaan o mahal kong Diyos, sangayon sa iyong kagandahang loob. Mga kasalanan ko'y iyong pawiin, ayon din sa iyong pag-ibig sa akin. Hugasan mo sana ang aking karumhan, dalisayin mo ang aking kasalanan. Poon, iyong kaawaan kaming sa'yo'y nagsisuway. Ang pagsalansang ko ay kinikilala, laging nasa isip ko at alaala. Sa iyo lang ako nagkasalang tunay, at ang nagawa ko'y di mo nagustuhan. Poon, iyong kaawaan kaming sa'yo'y nagsisuway. Ang kasalanan ko'y iyon ang limutin. Lahat kong nagawang masamay pawiin. Ingatan mo ako, Diyos kong manunubos. Ang pagliligtas mo'y galak kong ibabantog. Poon, iyong kaawaan kaming sa'yo'y nagsisuway. Magsitayo po ang lahat. Sumaiyo inyo ang Panginoon at sumaiyo rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panong iyon sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad,
narinig na ninyong sinabi, ibigin mo ang iyong kaibigan at kapuotan mo ang iyong kaaway. Ngunit ito naman ang sabi ko, ibigin mo ninyo ang inyong mga kaaway at idalangin ninyo ang mga umuusig sa inyo upang kayo'y maging tunay na anak ng inyong amang nasa langit. Sapagkat pinasisikat niya ang araw sa masasama at sa mabubuti at ipinapapatak niya ang ulan sa banal at sa makasalanan. Kung ang mga umiibig sa inyo ang siya lamang inyong iibigin, ano pang gantimpala ang inyong ihintayin? Hindi ba't ginagawa rin ito ng mga publikano? At kung ang binabati lamang ninyo ang inyong mga kapatid, ano ang nagawa ninyong higit kaysa sa mga iba? Ginagawa rin iyon ng mga hintil. Kaya dapat kayo maging ganap gaya na inyong amang nasa langit. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo, magsiupo po ang lahat. Ang pagsunod ho kay Kristo ay hindi madali. Pwede nga sabihin natin, Lord, gusto ko sumunod sa iyo, pero kung titignan natin ang mga aral at utos ni Jesus, hindi lahat madali. Minsan may mga aral na mahirap para sa atin. Lalo na ho ang ating ebanghelyo ngayon. Aminin natin, mahirap ito. Para sa atin, paano ko iibigin yung kaaway ko? Eh, gusto ko ngang dagukan yun pag nakikita ko. Paano ko ipagdadasal yung kaaway ko? Gusto kong madapa yun. Paano ko ibigin yung kaaway ko? Eh, anino nga lang niya, ayoko makita. Pero si Jesus sinasabi sa atin, what makes you different from the other? Anong pinagkaiba mo sa iba? Kung yung gusto mo lang, ang mga malapit lang sa iyo, ang iibigin mo. What makes your faith different than the other? At ito yung hamon sa atin ni Jesus. Hindi lang sa simpleng paggawa ng nais natin, pero minsan, ang mga bagay na para sa atin mahirap gawin, yun na nagdadala sa atin sa paglago, hindi ba? At kahit ganun din sa ating kakayahan na magmahal, kakayahan natin na sumunod kay Jesus, kakayahan natin lumago sa ating pananampalataya, kasama din doon ang paggawa ng bagay na hindi mahirap para sa atin. Pero kung gagawin natin, alam nating lalago tayo bilang tao, hindi ba? Para sa mga bata siguro, pag sinabi ng magulang, kumain ka ng gulay, pero ayaw mo kumain ng gulay. Ayaw mo. Pero sabi ng magulang mo, ikagaganda ng kalusugan mo yan. Kahit yung ampalayang mapait, pahirapan para mapakain. Pero sabi nila, kailangan daw. Kailangan yun para ang kalusugan ay maging mabuti. Ganun din naman sa atin buhay Kristiyano. Minsan mahirap talagang mahalin ang kaaway, aminin naman natin. Mahirap magpatawad ng kaaway. Pero kung yun ang pero kung susubukan natin, tignan mo, lalago ka din sa pananampalataya mo. Mahirap nga naman kung lahat ng tao kaaway mo, parang ang liit ng mundo. Ang hirap sa dibdib at masikip sa dibdib kung ikay may nakaalitan, hindi ba? At ang gusto ng Diyos, lumaya tayo rito. At ang paraan ay tinuturo niya sa atin, mahalin ang kaaway, ipagdasal ang umuusig sa atin. Siguro maganda simula muna natin ito sa pagdasal sa umuusig sa atin eh. Yung mga taong hindi mo kasundo, baka may naiisip kang nakasagutan mo, kinaiinisan mo, ngiti pa lang niya, nababadtrip ka na. Try to include that person right now sa iyong pagdarasal. At ang ipagdadasal natin sa kanya ay basbasan lagi siya ng Panginoon. Kung may naiisip kang tao na ganoon, kinaiinisan mo,
Matagal mo nang hindi kinakausap. Nakaaway mo kamakailan lang. Isipin mo ang mukha ng taong ito. Pagdasal mo siya at sabihin mo lang sa Panginoon, Panginoon, basbasan mo ang taong ito. Siya'y iyong anak rin. Siya'y tinubos mo din. Basbasan mo siya, Panginoon. Kung ganun ang gagawin natin, pinapalaya natin yung puso natin sa galit at puot. Pinapalaya natin ang puso natin sa sama ng loob. At ganun, kung ganun ang gagawin natin, patuloy tayo nakakahakbang sa buhay ng grasya dahil si Jesus ang sinusundan. Kahit hindi madali ang aral at turo ni Jesus, pero kung susubukan natin, talago tayo sa kabanalan at kabutihan. Patuloy tayo makakalakad sa kanyang landas ng may kalayaan mula sa galit at puot. Amen. Magsitayo po ang lahat. Minamahal ko mga kapatid, lumapit tayo sa Ama upang tulungan tayo makasunod sa halimbawa ni Jesus na naguutos sa atin na ibigin natin ang ating mga kaaway. Ang ating itugon, Ama, tipunin mo kami sa iyong pag-ibig. Ama, tipunin mo kami sa iyong pag-ibig. Ang mga pinuno ng simbahan naway magbigay saksi sa pamamaraan ng habag, pag-ibig at pagpapatawad upang masalamin sa kanila ng sanlibutan ang kabanalan ng Diyos. Manalangin tayo. Ama, tipunin mo kami sa iyong pag-ibig. Ang mga namimigati at nasusuklam sa kanilang kapwa, naway mapagtanto na naghihiwalay sa kanila sa Diyos ang pagbibigay daan sa hinanakit at galit, manalangin tayo. Ama, tipunin mo kami sa iyong pag-ibig. Ang mga pamilyang nagkahiwa-hiwalay at sinira ng hindi pagbibigay halaga sa bawat isa, naway muli nilang matagpuan ang dating alab ng pagsasama at pagkakasundo, manalangin tayo. Ama, tipunin mo kami sa iyong pag-ibig. Ang mga may sakit, naway makamit ang kapayapaan ng kaisipan at kalooban na nagmumula sa kanilang pagkakaunawa at pagtanggap sa kahalagahan ng kanilang pakikihati sa pagdurusa ni Kristo, manalangin tayo. Ama, tipunin mo kami sa iyong pag-ibig. Ang mga pumanaw, naway makihati sa kapayapaan at kaligtasan ng paghahari ng Diyos, manalangin tayo. Ama, tipunin mo kami sa iyong pag-ibig. Ama naming Diyos, alam mo kung ano ang mabuti para sa amin. Tanggalin mo ang lahat ng hinanakit sa aming mga puso at basbasan mo ang lahat ng aming pagsusumikap na mahalin ang aming kapwa. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo po ang lahat. Be
kabayanan. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurian niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha kami, ginawa mong mga may angking katauhan na dapat pakainin at pangalagaan, at iyong dinudulutan ang banal na pakikinabang, ipagkaloob mong kami huwag magkulang sa mga iniuukol sa aming kapakanan sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Hesukristo na aming Panginoon. Siya ang salitang katuwang mo at kapiling noong ang lahat ng umiiral ay iyong likhain. Siya'y sinugo mo para kami sa gipit palayain. Kaya siya'y kinalinga ng mahal na birhen na naging kanyang inang totoo sa kapangyarihan ng Espiritu Santo. Inako niyang sundin ang loob mo at kamtin ang sambayan ng banal para sa iyo. Pinagtiisan niyang iunat sa krus ang kanyang mga kamay upang magwakas ang kamatayan at mahayag ang pagkabuhay. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, usana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, usana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kanya, pinagati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman na matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak.
Kaya't inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, na ang kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa na mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos, ito nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amin. Pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo,
at isubo agad sa bibig bago umalis harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Sa darating na June 22, 2024, Sabado, magkakaroon po tayo ng binyagang bayan para sa mga batang 0 to 7 years old, handog sa kapistahan ng kapanganakan ni San Juan Bautista. Sa mga nagnanais, mari kayong pumunta sa records office ng parokya na matatagpuan sa ground floor ng Cardinal Sin Building mula 8 ng umaga hanggang 5 ng hapon. Para sa mga katanungan at detalye, maaari kayong mag-message o pumunta sa FB page ng parokya. Ang huling pagpapatala o pagpapalista ay sa June 18, 2024, Marites. Mabibili pa rin po ang opisyal na imahe ni Jesus Nazareno. Ang mga ito po ay mabibili lamang sa ating Paris Finance Office. Ang malilikom po na pundo ay gagamitin sa pagsasayos ng ating Adoration Chapel at Baptistry. June 24, Lunes, dakilang kapistahan ng pagsilang ni San Juan Bautista. Ang oras ng ating mga misa sa araw na iyon ay katulad ng Linggo. At ang ating Fiesta Mass ay sa ganap na ika-12:15 ng tanghali na pamumunuan ng kanyang kabunyian Jose Cardinal Advincula, Arsobispo ng Maynila. Ipinagbibigay alam po sa lahat, lalo na sa mga ministry o at organization, HDN, mga samahan o grupo ng ating simbahan, na ang ating karakol ay gaganapin sa ika-3 ng hapon na iikot sa paligid ng simbahan, at ang maringal na prosesyon ay sa ganap na ika-4 ng hapon. Ang lahat po ay inanyayan sa mga gawaing ito ng ating kapistahan. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar, tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang,
ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang pinagsaluhan naming banal na pakikinabang na nagpahiwatig ng iyong pakikiisa sa tanang naritong nakikipagdiwang ay magdulot nawa ng pagkakaisa sa iyong sambayanan sa pamamagitan ni Hesus Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angka na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga may daladala nilang imahin at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng ating mapagmahal na Diyos, ang Ama at ang Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Umayo kayo, taglay ang kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Jesus Nazareno, sinasamahan Oh.